Welcome back to my channel, and for today's video, as requested din ng mga ibang followers ko and also friends ko, nagumawa ko ng tutorial nito dahil may mga bumili kasi nitong curler na to na sabi nila hindi daw ganun kaganda yung curls, pero nakikita nila sa stories ko and yung sa results sa akin ay maganda naman. So, i-share ko lang sa inyo, I'm not parang perfect sa pagka-curl. Makikita nyo rin, nag-struggle ako. Pero i-share ko lang din sa inyo kung paano ko ginagawa yung curl ng hair ko. And yung sa mga recent videos ko or stories ko na curl yung buhok ko, guys. Yun, eto po yung gamit ko. So, I bought this in Lazada. Sa Lazada ko siya nabili. Nagkamali lang ako ng, ewan ko bakit Shopee yung nilagay ko sa TikTok. Pero pagpasensyahan nyo na. Pero nag-link naman ako ng almost the same ano lang din naman sa Shopee ng curler na to. Pero ito talaga ay binili ko sa Lazada. So, pagpasensyahan nyo na yung maling tag ko dun sa TikTok. Okay, so, ayun. Ito na nga siya, yung tinatawag na V... Hindi ko alam kung anong tawag nito kasi wala siya talagang actually tatak na maiintindihan mo. Pero para siyang brand ng phone. Ayan. As you can see there, parang W or basta Vivido or Bogwa, I'm not sure. Pero pag nag-search ka naman sa YouTube ay makikita mo agad to. So, disclaimer lang guys, hindi ako perfect mag-curls and also make sure na i-check nyo din muna yung reviews before kayo purchase kasi hindi natin alam kung tama or maganda ba yung ano yung brand kasi may iba't ibang klase daw na brand na lumalabas nito, yung iba puro defect, yung iba naman hindi talaga nainit. So I'm very happy naman kasi maayos talaga yung napunta sa akin. So let's go. Before anything else, make sure to like and subscribe this video. Nakakamiss kasi ngayon na lang ulit ako gumawa ng video na sitting video, hindi yung vlog. And I'm very happy din kasi for the past few days ng mga vlog ko, eh talaga namang nanonood kayo at sobrang thank you kasi pinapanood nyo ako. At si ate nyo girl, nagbablog-vlog na ulit, diba? Promise ko yun sa inyo na kahit once a week mag-vlog ako para sa inyo. Kaya thank you sa lahat ng nanonood sa akin. I'm very grateful. So, before tayo magkaiyakan, let's proceed with the video. So, eto na siya. Nabili kito sa Lazada ng parang less than 300 pesos and kasama na doon yung shipping fee. Then ito na yung itsura niya, may kasama siyang spanipet tsaka yung suklay. Ang maganda doon kasi, ang maganda dito kasi complete set na siya. So, naano ko nito kasi before parang gusto ko magpa-Korean perm ng hair, pero baka sabi ko, baka mamaya may moment din na gusto ko din na naka-straight lang yung hair ko. So, naisip ko na lang na bumili ako nito. Kaya, ayun, I'm very happy dahil worth it siya, nagagamit ko siya lagi. Ito siya, meron siyang dalawang option ng curl. And ito, at ito. So, parang kaliwa kanan yung pasok tong curl. And then, meron siyang button dito na on and off. Tapos, sa init niya, wala siyang siniset na init. Ang maganda dito kasi, sobrang init niya talaga. At mabilis talagang mag-curl yung buhok mo. Hindi po ako sponsor ng product na to, pero I'm very happy kasi isa to sa mga sulit dahil ako, hindi ako marunong mag-curl kapag gamit yung hair iron, yung talagang mano-mano or manual na curl. Hindi talaga ako marunong dun. At feeling ko, nasusunog din yung buhok ko dahil sobrang init, tapos natatagalan ko pa. Kaya, ayun, hindi ko talaga siya prefer. Pero, because of this one, talagang gusto ko laging naka-curl yung hair ko. So, baka naman. So, ayun. And then, meron tong kasamang dalawang panipet na color pink. Babaeng-babae si ate niyo girl. So, ayan. Tapos, wala. Maganda rin naman to kasi nagagamit ko din siya. So, let's proceed. Ituturo ko lang sa inyo guys kung paano ko ginagawa to.
So, una, syempre, papainitin nyo muna. Wait lang. Mabilis lang siya pagka-on mo, mainit na agad, charot. Siguro, less than 3 minutes mainit na siya and nagsisimula na ako. So, mag-iipit na muna ako, tabi ko lang siya. Ang ginagawa ko lang naman sa hair ko, hinahati ko lang siya. Tapos, kung ito, hindi kasali, na ganyan ko lang. Ayan. Tapos, ito muna ang side na to. Ayan. Alam nyo, isa to sa mga talagang nire-recommend kong bilhin nyo kasi sobrang sulit niya. And kung makikita nyo, yung vlog, yung TikTok ko, meron doon, di ba, nag-tutorial ako kung paano ko siya ginagamit. Tapos, kinabukasan nun, may curls pa rin ako. And ayun yung video ko na nag-TikTok ako na bagong gising ako. At kung makikita nyo doon, sobrang ano pa din ng curl. Hindi siya yung alam mong pawala na. Talagang buong-buo pa din yung curl ng hair ko. So, sobrang sulit niya talaga. Nahiiyak nga ako. Sobrang sulit. So, ayun, sobrang sulit, promise. At sa mga nagda-doubt, proven and tested ko naman siya. Kaya, ayun, pwede nyo na siyang bilhin kasi nanggaling na sa akin. May approval. So, here, kung gusto nyo na parang Korean curl, kailangan papasok yung curler or papasok yung pag-curl nyo. Example, sa left side, dapat left side din yung pasok ng curl. So, pipinda din niya yung button na left side para maging papasok lang yung curler. Kasi kapag yung right side. So, guys, kapag gusto niyo ng volumize, mag-aano lang kayo, opposite direction lang. Kunyari, sa left side ng hair nyo, then, ang gagamitin nyo is yung right side button. Pero kapag gusto niyo ng parang Korean looking lang, na medyo nasa loob yung curl, then, gamitin nyo is yung left button. So, ganun lang. Parang left to left, tapos right to right. Pero kapag gusto niyo ng volumize, opposite lang kayo. Ganyan. Tapos, pwede nyo nang anuhin yung, ano, yung ikot. Pwede nyo nang tigilan. Dapat magsisimula kayo sa half nung hair nyo para mag-ikot talaga siya. And also, medyo kapalan nyo kasi mas maganda kapag makapal para mas mabilis. Kapag naman ma-feel nyo na parang bumibitaw siya, ganyan, dapat makapal yung hair na ilagay nyo. So, ayan, mainit na siya. So, saglit lang talaga. Then, okay na yan. Oh, diba? There. Ulit-ulit. Pag-compare natin yung palabas, etong pa-right button. Yung sinasabi ko sa inyo. Pero mas madali pag-opposite. Tapos, i-click nyo lang yung button. Kapag sa tingin nyo, bumibitaw yung buhok. Okay? Yung buhok. So, just click the right button. And then, kapag mas madali siyang sumikip kapag sa right. So, depende na lang sa inyo kung anong prefer nyo. So, ayan. Papakita ko lang siya sa inyo. Tulad yun, sobrang init niya na talaga. Pero kapag gusto nyo na matagal, go ahead. Pero ito, ilang seconds lang pwede na sa akin. Mga ganyan old, diba? Ayan yung difference niya. Ayan. Ito, makikita nyo yung paloob siya. Then, ito talaga, volumized talaga siya na palabas. Yun lang. Yun lang naman yung difference niya. Ayan, o, paloob siya, guys. Ayan. Kaya sabi ng iba, nagtataka ako, ba't sila nahihirapan? Siguro kasi, hindi lang nila nakukuha pa yung tamang curl. There you go, guys. Mamaya natin siya ayusin after. Then, dito na tayo mag-proceed sa ating right side ng hair. So, mas, ang i-recommend kong gawin nyo is opposite. So, left to right, tapos right to left. Para mas masikip yung pagkakakuha ng hair nyo and also, mas maganda yung curl. So, depende na lang yun sa inyo, pero mas madali na mag-curl kapag opposite yung direction. So, papakita ko sa inyo. Ito, gagawin natin, diba? Right side ng hair ko, then left button yung gagawin ko.
left button kasi ito yung nakatapat sa akin. Syempre yung kaninang left. Oh, tama. So left button pa rin to. Okay, okay, malilito. Left button. So pag nandito, left button pa rin siya. And kapag nandito, magiging opposite direction siya. So left button pa din. So kanina right button, left button. Okay? Nalito din ako. Diba? Nakita niyo, mabilis lang siya. Oh, diba? Diba guys, ilang siya? Ilang seconds lang tapos ganda siya. There you go. So, diba, sobrang ganda na. Yan. Ang ginagawa ko lang dyan, para medyo mag-tone down yung pagka-curl niya at magmukha lang siyang natural. So, ganyan. Parang pinifinger, ano ko lang siya, finger comb. Yan. So, may nilong. There. Okay guys, that's all for this video. I hope na nagustuhan niyo yung tutorial natin. Sobrang quick lang kasi sobrang dali lang din naman talaga siyang ituro. And itong video na to para sa mga nagde-doubt na bilhin yung curler na to, and at the same time para din to sa mga taong parang hindi nila nagustuhan yung outcome ng curler kasi parang nahihirapan sila. So, iyon, kanya-kanya tayo ng preference, pero I hope nung after niya magpanood ng tutorial na to, eh medyo binigyan niya siya ng pag-asa. Well, so that's all for this video, and if you have any questions, just comment down below, and at the same time, if you have any suggestion or question, yun, huwag kayo mag-hesitate, and also never forget to like and subscribe to my channel. And salamat sa lahat na nag-views and nagko-comment sa ating mga videos. I'm very happy. Salamat talaga dahil nababasa ko sila, hindi ko lang sila nare-replyan agad-agad. So, maraming salamat sa laging nanonood. And see you on my next one.